We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar-Gasang. Patay ang isang pahinante matapos bumangga sa likod ang sinasakyang trailer truck sa likod ng isa pang trailer truck sa Barangay Banay-Banay nitong Sabado. Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, binabagtas ng sinasakyang trailer truck ang kalsada bandang alas 11 ng gabi nang bumangga ito sa likod ng truck na nakahinto sa gilid ng highway. Nagtamo ng sugat ang driver ng bumanggang truck na si Randy Dablo at naipit ang pahinanteng si Romeo Morales Jr. sa passenger seat dahil sa lakas ng salpok ng sinasakyang truck. Isinugod ang dalawa sa ospital ngunit binawian ng buhay at idineklarang dead on arrival ang pahinante. Ayon sa otoridad, posible umanong hindi napansin ang nakahintong truck dahil sa pagkasilaw sa mga ilaw na kasalubong ng sasakyan. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa kaanak ng mga sangkot sa aksidente. Timbog ang top 3 most wanted person ng Nagcarlan, Laguna na may kasong rape sa Barangay Maravilla, Nagcarlan, Laguna. Kinilala ang sospek na si Jeremy Sugaste, 19 na taong gulang, residente ng naturang barangay. Arestado ang naturang sospek sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa bisa ng warrant of arrest. Nasa kustudiya ng pulisya ang sospek at maharap sa kasong paglabag sa RA 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997. Batangas Port, nakahanda na sa pagdagsan ng mga biyaherong uuwi sa kanilang probinsya para bumoto sa eleksyon. Para sa detalye, makakasama natin live si Andrew Bernardo. Andrew? Ivy, hindi nag-relax yung pamunuan ng Batangas Port simula noong Semana Santa hanggang sa linggong ito. Alam kasi nila na dadagsa yung mga pasahero na dadagsa doon sa Pantalan para magtawid dagat at umuwi sa kanilang probinsya dahil boboto sila sa Lunes. Tuloy-tuloy ang pagdating ng pasahero sa Pantalan ng Batangas Lunes ng umaga. Isa sa kanila ang 59 anyos na si Marilu, naggaling pang Makati at Pumila para bumili ng tiket pa uwi ng Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Pero sabi niya, babalik ulit siya sa Manila sa weekend para bumoto dahil doon nakarehistro. Importante ang pagboto kasi yun lang ang karapatan ko bilang mamamayang Pilipino kahit gumastos ako. Si Resty Sandoval, nag-leave na sa trabaho para makapagbakasyon pa ng isang linggo sa kanilang lugar sa Puerto Galera sa kaboboto sa Lunes. Para umuwi ng province, para bumoto na din to. Para makapagbakasyon tapos hindi makasabay sa madaming tao. Importante siya para makapaglok-lok ng sa tingin ko ay tama. Kung ang iba ay nag-leave, work from home setup ang pinili ni Teacher Maria Emeline para makauwi na agad sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Para makaboto na rin po, tsaka kami po kasi ngayon is naka-work from home. So doon na po ako mag-work from home sa Mindoro. Ayun, di ano yung makaka-spend ng time with family. Ayun po. Kung dumagsa yung mga pasahero dito sa Batangas Port noong nakaraang Semana Santa, inaasahan ng pamunuan ng Pantalan na dadagsa rin dito yung mga pasahero dahil tatawid sila papunta sa kanilang probinsya dahil botohan na sa Lunes.
Nakaalerto ang pamunuan ng Batangas Port sa dagsa ng mga pasahero. Mahigpit silang nakatutok sa scanner para malaman na walang makakalusot na armas o kontrabando. Nakaantabay din ang PDEA kasama ang mga canine dogs para hindi malusutan ng droga. Wala pang datos ang pamunuan kung ilan ang dadagsa ng pantalan, pero pinayuhan ng mga biyahero na bumiyahin na ng maaga para hindi sabay-sabay. Ivy, kanina habang nag-iikot tayo doon sa pantalan, napansin natin na unti-unti na talagang dumadagsa yung mga pasahero na magtatawid dagat. Gaya dati, sinabi ng PPA na sapat yung supply o sapat yung dating ng mga ro-ro vessel na babiyahe sakaling dumagsa yung mga pasahero doon sa pantalan. Bagamat hindi na daw required yung physical distancing, syempre nagpaalala pa rin sila sa mga biyahero na i-observe pa rin yung protocols, lalo na at mayroon pa rin daw banta ng COVID-19. Ivy. Safe trip sa mga uuwi ng probinsya. Maraming salamat, Andrew Bernardo. Idil Fitir na hudyat ng pagtatapos ng Ramadan, ipinagdiwang ng mga Muslim. Alamin yan sa report ni Lorenzo Ilagan. Maagang nagtungo sa moske ang mga Muslim sa Batangas City. Wala pang alas 6 ng umaga, unti-unti na nagdadatingan ng mga kapatid nating Muslim upang magdasal ngayong ipinagdiriwang ang Idil Fitir. Ito ang hudyat ng pagtatapos ng Ramadan at anila, oras na para magsaya at ipagpatuloy ang nakaugali ang araw-araw na pamumuhay ayon sa kagustuhan ni Allah. Ang Idil Fitir na ibig sabihin ay the Feast of Breaking the Fast ay nagsimula sa unang paglabas ng New Moon. Kadalasan magkaibang araw ito sa bawat bansa. Kung sa buwan ng Ramadan, nagtitiis tayo, tinitiis natin na hindi muna kumain, hindi muna uminom. Ngayon yung gusto ng Allah. Ngayon ang Idil Fitr, ang gusto naman makita sa atin ng Allah Ta'ala ay yung maging masaya yung alipin niya. Dito sa Batangas, hindi kailanan nanunumbalik ang saya at sigla ng muling nagsama-sama mga Muslim sa pagdiriwang na ito. Matatandaan na 2 taon din limitado ang pagbisita sa moske bunsod ng pandemya. Ngayon po ay medyo alhamdulillah masaya po ang lahat ng mga kapatiran ng mga Muslim dahil nagampanan nila ang pagsasama-sama sa pagsasalong ito ng aming Idil Fitr. Isa pa sa pinaka-importanting bahagi ng pagdiriwang, ang mataimtim na pagdarasal at pagsunod sa mga turo ni Allah. Hiling din ng mga Muslim ngayong taon na lalong pagtibayin at isabuhay ang mga aral ng Quran. Ang kahilingan namin po ay sana yung ginawa natin sa loob ng 30 years, itong Ramadan na ito ay magawa natin sa buong buhay natin. Lorenzo Ilagan, Balitang, Southern Tagalog. Aprobado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na naglalayong paigtingin at pataasin ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ito ang inanunsyo ng Malacanang noong Biyernes. Opisyal na nilagdaan ng Pangulo ang Republic Act No. 11713 kung saan nakasaad ang paggawad ng scholarship programs para sa mga mag-aaral na nagnanais maging guro o educators sa bansa. Sa ilalim ng batas na ito, binalangkas din ang pagpapatibay ng Teachers Education Council o TEC. Nakapaloob rin sa batas na ito ang mas pinalawig na trainings para sa mga guro para sa pag-angat ng kanilang kakayahan at kaalaman para mas maging epektibo at dekalidad. Samantala, base sa datos ng Philippine Business for Education o PBED, mula noong 2020, nasa 74 lamang sa kabuuang bilang na 1,572 TEIs ang nabigyan ng akreditasyon para sa Center of Excellence and Center of Development. Rollback sa presyo ng produktong petrolyo ipatutupad bukas, May 3. Para sa detalye, makakasama natin live si Lorenzo Ilagan. Lorenzo? Is higit 18 pesos per liter na ang itinaas sa presyo ng gasolina, 31 pesos sa diesel at 25 pesos naman sa kerosene nitong magsimula ang taon. Umabot na rin sa higit 1,000 piso ang isang 11 kilogram cylinder ng LPG. Kaya naman good news sa ating mga kapuso dahil parehas magkakaroon ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo at LPG ngayong Linggo. Magpapatupad ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis bukas, May 3. 1 peso and 15 centavos per liter ang bawas sa presyo ng diesel, 65 centavos sa gasolina at 1 peso and 15 centavos sa kerosene. Samantala, nagpatupad din ng rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG nitong unang araw ng Mayo. 5 pesos and 75 centavos per kilo ang nabawas sa presyo ng LPG. Malaking tulong ito para kay Maximo na hindi muna nagpapalipat-lipat ng lugar sa kanyang mobile pares dahil sa mataas na presyo ng gasolina.
Ay, mas maganda ho kung talagang bababa pa. Oo, dahil lang medyo ika nga ho, pagka yung bababa pa, ay sa halip na ika nga ay kumita ho ng kumita ng kaunti, eh di madadagdagan ho ng kaunti pa yung kikitain. Pero sa katulad ho ngayon, ay talaga hong kwang, wala pa hong kaunti ang inaabot, saka mahalan na ho ng LPG. Malaki na raw ang itinaas sa presyo ng mga bilihin, kaya dagdag na sa kinikita niya ang ipinatupad na rollback sa LPG. Dagdag ni Maximo, baka raw tumigil muna siya sa pagbebenta kung magpapatuloy ang mataas na presyo ng mga bilihin. Ngayon ho ang isang tangki ho sa amin ikon eh. Bali ho ay 890 ang isang tangki ho. 890. Pero yun ho datihan ay 680 lang. Ngayon ho nito nagkataasan, tumaas din sila ng malaking itinaas. Ace, bagamat nagkaroon ng rollback sa presyo, ayon sa mga nakakausap natin, maliit lang daw ito kumpara sa itinaas sa presyo. Ayon naman sa DOE, patuloy pa rin ang kaguluhan sa pagitan ng bansang Russia at Ukraine at lumalala din daw ang sitwasyon ng COVID sa China, kaya naman pabago-bago ang presyo ng produktong petrolyo at LPG. Ace? Maraming salamat, Lorenzo Ilagan. Pinakabagong fantasy rom-com na False Positive, mapapanood na mamaya pagkatapos ng First Lady. Narito ang report ni Dayan Localiano. Gusto ko mag-level up tayo. I don't wanna be just your boyfriend. Gusto ko maging forever. Ayan na lang, guys. Paano kung dahil sa isang hiling, bumaliktad ang kalagayan ni hubby and wifey? What if si husband ang magbuntis? Ano kaya ang say ni misis? Nako mga kapuso, yan lang naman ang exciting and full of fun and laughter gender switch serye handog ng GMA Primetime na pinagbibidahan nila Zian Lim bilang Edward at Glyza De Castro bilang si Yanni. Kasama ang iba pang mga naggagalingang GMA artist na sina Rochelle Pangilinan at Dominic Rocco. The most explosive gender switch love story to hit Philippine Prime TV, False Positive. Punong-puno ng life lessons at hitik sa komedya. Mapapanood na mamaya May 2 sa GMA Telebabad pagkatapos ng First Lady. Dayan Localiano, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nag-overtake na rider, bumangga sa kasalubong na pickup sa Torrijos, Marinduque. Tutukan yan sa report ni Andrew Bernardo. Wasak ang unahang bahagi ng pickup truck na ito ng salpukin na motorsiklo sa Sitio Yamog, Barangay Tigwi, Torrijos, Marinduque, pasado alas 5 ng hapon kahapon. Ayon kay Police Captain Van Constantino, hepe ng Torrijos Municipal Police, papunta sa bayan ng Buenavista ang pickup truck nang bigla na lang salpukin ng rider ng nag-overtake na motorsiklo. Agad isinugod sa Marinduque Provincial Hospital ang 34 anyos na driver ng motorsiklo na nagtamo ng bali sa balikat. Yung motor, nag-overtake kasing ang driver. Tapos yung isa, papunta doon sa papuntang Buenavista, nag-drive siya. Nasa right way yung pickup. Bukod sa lasing ang driver ng motorsiklo, napag-alaman pa na wala itong lisensya. Magkagayunman, nangako umano ang driver ng pickup truck na tutulong sa gastos ng driver kahit pa walang kasalanan. Ang driver ng pickup ay anak ng kumakandidatong board member sa Marinduque. Settle din yun. Ang driver naman ang willing naman tumulong. Kumbaga kahit ba't nasa tama siya. Talagang damay lang kung saan ba rin naiinat ka. Hindi naman mainat yung kasalubong mo. Tutulong pa rin yun. Kung ano matutulong. May paalala ang pulisya sa publiko, lalo't may ilang aksidente na ang naganap sa bayan. Isa na dito ang nasawing groom. Pagkatapos ng kanyang kasal, matapos na maaksidente ang sinasakyang jeep noong nakaraang buwan. Lagi na yan. Kasi huwag mag-iinom talaga. Huwag mag-drive. Yan ang kadalasan na nangyayari. Yung nag-iinom, mag-drive. Yan. Kapalala. Accidente. Bagamat tutulungan sa pagpapagamot, may posibilidad pa umanong maharap sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property ang driver ng motorsiklo. Andrew Bernardo,
Balitang Southern Tagalog. Electoral Board sa Batangas nanawagan at tanggalin na ang buwis sa honorarium na matatanggap sa eleksyon. Nagbabalik live si Andrew Bernardo. Andrew? IV, nasa 5,000 to 9,000 pesos yung maaaring matanggap na honorarium ng ating mga guro na magsisilbing electoral board sa eleksyon sa darating na Lunes. Yun nga lang, maaari pa itong mabawasan dahil nasa 20% na tax yung ipapataw ng ating ng pamahalaan. Siyempre, iba-iba yung reaksyon dito ng ating mga guro. Kansilado na ang klase sa pribado at pampublikong paaralan. Ito'y para mabigyan ng pagkakataon ang mga guro na makapag-focus sa eleksyon sa Lunes. Hindi na rin sila required na pumunta sa mga silid-aralan. Pero ang guro na si Ronald mas pinili na pumunta para paghandaan ang pagiging electoral board. Alam niyo naman po mga teachers, napaka-flexible. Ano ba talagang ang paraan na ginagawa namin ay yun na lang. Kumbaga talagang yung aming dedication, daming kumbaga commitment na gawin yung aming sinumpaan tungkulin as teachers. Sa mga ganitong pagkakataon na mayroong ibang task na kailangan gawin. Bukod naman sa paghahanda sa eleksyon, tinatapos pa ng gurong si Madeline ang grado ng kanyang mga estudyante. Bagamat sanay na daw maging electoral board tuwing eleksyon, aminado ito na kinakabahan dahil kakaiba ang eleksyon sa Lunes kaysa mga nagdaan. We have protocols to follow. Limited yung mga pwedeng pumasok sa school, tapos medyo risky in terms nga na medyo may COVID pa. Sabi ng guidance counselor ng Santa Rita Elementary School, hindi na makukwestiyon ang dedikasyon ng mga guro, mapaiskwelahan at eleksyon, pero hindi umano maiaalis sa mga ito ang magpaabot ng hinanaing, lalo na ang 20% buwis na ipapatong sa matatanggap na honorarium. Ang mga teachers, ang kino-question din nila yung 20% na ipinataw na tax. Sana daw wala naman ngayon 20% considering yung kanilang role na gagampanan this coming elections talaga. So ang gusto talaga nila sana wag nang ipataw yung 20%. Kinukuhanan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ng pahayag ang COMELEC tungkol sa bagay na ito. Samantala, umapila naman si Teacher Madeline sa publiko na makipagtulungan para kahit paano ay maging madali para sa kanila ang trabaho sa Lunes. We also need the help of our barangay officials, our SDO, para in case halimbawa may mga unexpected circumstances, madali kaming makakahingi ng tulong and at the same time magagawa ng paraan kaagad. IV, para sa kaalaman ng ating mga kapuso, nasa mahigit 8,000 yung mga electoral boards na ipapakalat dito sa buong lalawigan ng Batangas. Nasa mahigit 40,000 naman dito sa buong Calabarzon region. Ayon sa ilang electoral boards na nakausap natin kanina, wala naman daw sila magagawa kung ganito yung ipapatupad ng pamahalaan. Pero syempre, umaasa naman sila na sana naman daw ay mapagbigyan. IV. Andrew, ano ang reaksyon ng COMELEC tungkol sa hiling na yan ng mga guro? Sadyang ho ba na pinapatawan ng buwis ang honorarium para sa electoral boards gaya ng mga nakaraang eleksyon? IV, ayon sa COMELEC Batangas, nagpatupad na rin ng tax doon sa honorarium ng ating mga electoral boards noong nakaraang eleksyon. Tinatanong lang natin sila kung kailan ba talaga nag-umpisa na patawan ng tax yung honorarium ng ating mga guro na nagsisilbing electoral boards tuwing may eleksyon. IV. Maraming salamat, Andrew Bernardo. Umalo na sa 3,685,895 ang kaso ng COVID-19 sa bansa matapos makapagtala ang Department of Health ng 253 na mga bagong kaso. Umabot naman sa 3,619,531 ang kabuang bilang ng mga gumaling. Sa Calabarzon region, umabot na sa 655,688 ang tinamaan ng virus, kung saan 1,150 ang active cases. Nasa 648,286 naman ang kabuang bilang ng mga gumaling ayon sa DOH. Sa Mimaropa region, umabot na sa 44,140 ang tinamaan ng virus, kung saan nasa 170 ang active cases.
nasa 42,750 naman ang kabuang bilang ng mga gumaling ayon sa Department of Health. Karagdagang mga CCTV camera ikakabit sa Daet Public Market at ilang lugar na pasok sa 300 meter radius. Alamin yan sa report ni Dayan Loqueliano. Dito po kasi sa public market, ang madalas po namin na-encounter dito, sir, yun pong salisi, mandurukot, especially po yung peking pera. Ilan lamang yan sa madalas umanong krimen na nangyayari sa loob ng pampublikong pamilihang bayan ng Daet. Kahit pa umano mayroon namang nakalagay na mga CCTV camera sa ilang sulok ng pamilihan. Kaya naman nagpas siya ang pamunuan ng palengke na mula sa iilang CCTV camera, magdaragdag sila ng mas marami pang CCTV sa mas maraming bahagi ng palengke. Layo nito na masawata ang mga gumagawa ng krimen at ang mga paulit-ulit na nang-iisa sa mga tindera maging sa mga mamimili. 2 years ago, nahuli po namin dito yung talagang member ng sindikato. Pero nakatakas po yung iba. Yung sa tulong po ng CCTV cameras na yan, madali po namin sila na-apprehend. And additional pa po dyan sa CCTV cameras namin, meron po kami ng tinatawag na 360 cam na umiikot po siya. 61 unit na ang kabuoang bilang ng mga CCTV camera sa loob at labas ng pamilihan. Pero kulang pa ito umano. Naglagay na rin sila ng CCTV camera sa labas ng pamilihan na nakatutok sa lansangan, base na rin anya sa kahilingan ng Public Safety and Management Unit upang makatulong na maresolba ang anumang insidente ng trapiko sa kasentrohan ng bayan. Kulang na kulang po ang aming personnel para po sa 300 meters. Na nasasakupan namin. Kasi hindi po lahat ng lugar dyan ay pwede po natin sabihin safe. Samantala, mananatili naman ang presensya ng mga enforcers ng DPS-TMU at Daet-PNP na laging nakahandang umalalay sa kanila sakaling may mga pangyayaring hindi nila kayang kontrolin. Dayan Loqueliano, Balitang Southern Tagalog. Sama-samang pumadyak ang mga bikers mula sa bayan ng Balete sa Batangas at iba pang malalapit na bayan para sa isang bike fun ride noong weekend. Bahagi ang aktibidad ng nalalapit na pagdiriwang ng kapistahan ng Balete. Higit 100 riders ang lumahok sa fun ride na naglalayong suportahan ang turismo at ipagmalaki ang natatanging ganda ng Balete, Batangas. Pinopromote rin ng bike fun ride ang regular na pag-eehersisyo sa gitna ng pandemya. Tinaguri ang biking capital ng Batangas ang Balete dahil kilala ito sa mga uphill at downhill trails. San Beda Red Lions pasok na sa Final Four matapos talunin ang CSB Blazers sa score na 63-57. Narito ang report ni Dayan Loqueliano. Tuluyan ng nakamit ng San Beda Red Lions ang kanilang pwesto sa Final Four ng NCAA Season 97 Men's Basketball matapos talunin ang De La Salle College of St. Benilde Blazers sa score na 63-57. Muling tinanghal na best player of the game si James Kwekute matapos makapagbigay ng 17 points at 4 rebounds. Nagtamo naman ng injury si Kwekute sa ikahuling quarter ng laro. Nagpamalas ng galing ang San Beda Red Lions, umpisa pa lamang dahilan para magkaroon sila ng 11 points lead sa unang quarter. Sinubukang habulin ng CSB Blazers ang lamang na puntos, ngunit hindi ito hinayaan ng Red Lions na lamang pa rin sa pagtatapos ng ikalawang quarter. Patuloy na naging mainit ang laban ng dalawang koponan sa pagpapalitan ng puntos sa huling quarter ng laro. Pero mas nangibabaw ang San Beda Red Lions at nakamit ang kanilang panalo. Samantala, magpapatuloy naman ang University of Perpetual Health System Delta sa play-in game matapos mapataob ang Arellano University sa score na 59-52. Si Jailer Razon naman ang itinanghal na best player of the game na nakapagbigay ng 10 points, 6 rebounds at 6 na assists, habang 16 points naman mula kay Kim Arin at 10 points mula kay Lian Martel. Naging madikit ang laban sa unang tatlong quarter ng laro sa pagpapalitan ng puntos ng parehong koponan hanggang sa makuha na ng Perpetual Altas ang lamang na 11 points ilang minuto sa ikahuling quarter ng laro. Susi para tuluyang makuha ang panalo.
Abangan naman ang magiging laban ng CSB Blazers kontra Perpetual Altas sa Miyerkules alas 3 ng hapon. Makakaharap naman ng San Beda Red Lions ang Mapua Cardinals sa darating na linggo. Mapapanood yan live sa GTV at iba pang social media platforms ng NCAA Philippines at GMA Sports PH. Dayan Lucheliano, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Bilang ng mga lumabag sa ipinatutupad na nationwide gun ban, umabot na sa 2,934. Alamin ang detalye sa report ni Dayan Lucheliano. Isa sa pinakamahigpit na ipinatutupad tuwing sasapit ang eleksyon ay ang gun ban. Pero base sa datos na inilabas ng Philippine National Police, nakapagtala na sila ng nasa 2,934 na individual na naaresto ng mga otoridad dahil sa paglabag sa nationwide gun ban sa unang araw pa lang ng Mayo. 2,827 sa kabuuang bilang ng mga naaresto ay mga sibilyan, 17 ang police, 17 rin ang military personnel, 47 security officers at 26 na uncategorized. Samantala, nakumpiska rin ng mga otoridad ang nasa 2,242 na baril, 11,892 na mga bala at 1,070 deadly weapons. Metro Manila ang naitalang nangunguna sa paglabag sa gun ban na sinunda ng Calabarzon na may bilang na 326. Matatanda na ipinatupad ang nationwide gun ban alinsunod sa utos ng COMELEC noon pang Enero taong kasalukuyan na magtatagal hanggang Hunyo 8 ngayong taon. Ang mga lalabag ay maaring makulong ng 1 hanggang 6 na taon, diskwalipikasyon sa panunungkulan sa publiko at pag-alis ng karapatang bumoto. Dayan Lucheliano, Balitang Southern Tagalog. Namata ang low pressure area, mababa ang tsansang maging bagyo ayon sa PAGASA. Naritong report. Kasalukuyang nakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Mindanao. Nakaapekto naman ang frontal system sa extreme northern Luzon. Samantala, namataan ng isang low pressure area o LPA kaninang alas 4 ng umaga sa layong 40 kilometers south-southwest ng General Santos City. Mababa naman ang tsansa nitong maging bagyo ayon sa PAGASA, pero inaasahan pa rin magdadala ng mga pag-ulan sa bahagi ng Mindanao. Inaasahang kikilos ang LPA Pakanluran at maaaring lumabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa Martes o Miyerkules. Dahil naman sa frontal system, magiging maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Batanes at Babuyan Islands. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon kabilang ang Calabarzon, asahan ang maganda at maliwalas na panahon. Inaasahan din ang malinsangan at matinding init ng panahon lalo na sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. May tsansa pa rin na mga biglaang buhos ng ulan dulot ng thunderstorms. Dahil sa mainit at malinsangang panahon, paalala pa rin ng PAGASA sa ating mga kapuso na hangga't maaari ay limitahan ang outdoor activities at kung hindi naman maiiwasan, huwag kalilimutan ang pananggalang sa direktang init ng araw. Huwag din kalilimutang magsuot ng mga presko o light-colored na damit at ugaliing uminom ng tubig upang maiwasan ang panganib na maaaring maidulot ng init ng panahon sa kalusugan. Sumikat ang araw kaninang alas 5:33 ng umaga at lulubog naman ngayong alas 6:13 ng hapon. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Dagsa ng mga pasahero sa Batangas Grand Terminal, inaasahan sa mga susunod na araw. Alamin ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Ganito ang sitwasyon sa Batangas City Grand Terminal ngayong araw. Hindi pa siksikan at kakaunti pa lang ang mga pasaherong nagsisidating para makaboto sa May 9 elections. Sa datos ng Terminal Management Office, umaabot lang ng 3,000 hanggang 4,000 ang mga pasaherong dumarating kada araw. Isang normal basis po yan na record ng aming pasahero.
Sa May 6, araw ng Biyernes hanggang weekend, inaasahan ang mas maraming bilang ng pasaherong magsisiuwian. Umaabot daw ng hanggang 14,000 pasahero ang dumarating sa terminal. Siguro in-expect namin sa 14,000 na passengers na darating. Kasi based doon sa aming record noong nakaraan, nakakaabot kami ng 7,000. Siguro ngayon kasi mag-e-election. At ngayon, magdudubol po yung pasahero. Tiniyak ng pamunuan ng terminal na hindi magkukulang ang mga pampasaherong sasakyang bibiyahe na darating at luluwas papuntang Maynila. May pagpupulong na raw sila sa mga operator ng mga bibiyaheng sasakyan. Nakanda kami ng bus operators meeting. In-advise din namin nila kung magkukulang ba yung bus, is ano po yung dapat nilang gawin. Yan po isa, nagre-request na po yan sila sa LTFRB na magkakaroon ng additional trip. Samantala, gaya sa ibang lugar, may ide-deploy rin daw na PNP personnel sa terminal para matiyak ang seguridad sa lugar. Kasama si J.R. Manjares, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Paalala mula sa Prime Water Batangas City, mawawala ng supply ng tubig mamaya mula alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga bukas, May 3, ang kahabaan ng Santa Rita Karsada at Santa Rita Playa. Kasama rin sa apektado ang poblasyon at Danglayan San Pascual, Batangas. Sanhi ito ng interconnection ng 4 inches DIA pipeline sa kahabaan ng Santa Rita Karsada Highway sa bahagi ng Maligaya Road. Pagtatagpo ng magkapatid na krus mula sa mga bayan ng Alitagtag at Bawan, dinagsa ng mga deboto sa Batangas. Alamin yan sa report ni Lorenzo Ilagan. Tradisyon na sa mga bayan ng Alitagtag at Bawan sa Batangas ang bigyang parangalang mahal na poong Santa Cruz tuwing ikalawa ng Mayo, bisperas ng kapistahan ng poon. Nagsagawa ng motorcade procession kung saan pinagtagpo ang dalawang krus o mas kilala sa tawag na magkapatid na krus sa Binukalan Shrine na pinaniniwala ang pinagmula nito. Inalaya nito ng tula at sayaw ng subli bilang pagbibigay pugay sa poon. Nagdaos din ng misa sa Binukalan Chapel na pinungunahan ni Monsignor Ruben de Maculangan, ang Vicar General ng Arsidiocese ng Lipa. Sa kanyang homilya, binigyan din niya ang kahalagahan ng poong Santa Cruz sa mga Katoliko. Kung may dinadala kang sakripisyo pero kung wala naman si Kristo sa iyong pag-aalay, wala itong saysay dahil wala kang pag-aalayan. Dagsa naman ang mga deboto sa kapilya at pinayagan ng 100% capacity sa loob dahil sa pagluwag ng restriksyon sa lalawigan ng Batangas na nasa Alert Level 1. Samantala, mahigpit pa rin ipinatupad ang physical distancing at pagsusuot ng face mask. Ngayon na lang daw ulit idinaos ang salubong sa magkapatid na krus dahil sa pandemya. Kaya naman, sabik ang mga deboto na muling makapag-alay ng dasal sa poong Santa Cruz. Ito'y napakalaking biyaya para sa mga taga-Alitagtag at para sa mga taga-Bawan. Sana mawala na nga itong ating malaking suliranin na ito tungkol sa pandemya at makabalik talaga sa normal dahil pag mayroong ganitong pandemya ay nawawala yung mga nakaugilian. Matapos ang misa, kanya-kanyang lapit sa magkapatid na krus ang mga deboto upang manalangin at mahipo ang pinaniniwalaang malagrosong poon. Isa na rito si Lola Rafaela na taon-taon ay pinipilit magsadya sa kapilya upang mahalikan ang dalawang krus na patuloy daw na nagbibigay sa kanya ng biyaya. Napakalaga sa akin, sa pulso sa pagkabata ko, ako ay deboto na ng Maranok Pulo Santa Cruz. Hanggang sa ngayon, na ako ngayon hindi nakakapagsisimba, 81 na parang week na. Pero ako ay nung malakas pa. Samantala, matapos ang pagsalubong sa Alitagtag, inihatid naman ang mga deboto sa bayan ng Bawan ang magkapatid na mahal na poong Santa Cruz, kung saan nagkaroon din ng pagpaparangal at pagsayaw ng subli. Kasama si Buhay Adante Jr., Lorenzo Ilagan. Balitang Southern Tagalog. Mga nanalo para sa week 4 to 5 ng Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 3, alamin. Narito ang report ni Dayan Localiano.
Mga kapuso, umuulan ng papremyo ang buwan ng Mayo dahil narito na ang mga nanalo sa ika-weeks 4 to 5 ng Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 3. Hanggang May 6 na lang pwedeng magpadala ng entries. Kaya ano pang hinihintay nyo? May chance pa kayong manalo sa mga susunod ng linggo ng cash prizes and house and lots sa Grand Draw. Mga kapuso, munting paalala ha, mag-iingat sa fake news, fake Facebook accounts at sa mga scam text. Dahil ang mga nanalo ay makakatanggap ng official na text o tawag mula lamang sa Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 3 staff ng GMA. Para sa karagdagang detalye at anunsyo, mag-log on lang at i-follow ang facebook.com/GMAPromos. Congratulations mga kapuso! Dayan Lucaliano, Balitang Southern Tagalog. Puto na pizza pa, perfect na pangmeryenda. Alamin yan sa report ni Dayan Lucaliano. Kadalasan kasama sa handaan ng mga Pinoy ang puto. Patok din na merienda ang pizza. Pero paano kung ang dalawang ito ay pagsasamahin? Posible yan kay Josephine De Leon, isang home cook mula Vegan City, Ilocos Sur. Tinawag niya itong puto pizza. Nagpaturo po ako sa kapatid ko kung paano gumawa ng puto. And then nag-search po ako sa social media na pwede palang bigyan ng twist ang paggawa ng puto. At doon nagsimula po ang puto pizza. Paghaluin lamang ang harina, gatas, baking powder, asin, itlog, tubig at vanilla. Dapat pino, kaya sasalain sa una ang harina, gatas at baking powder. Haluing maigi hanggang sa lumapot. Ilagay sa puto molder at dito na gagawin ang pizza. Lalagyan ng ketchup, mushroom, hotdog, pinya at keso. Siyempre, di mawawala ang cheese dahil may cheese din ang puto, pati na rin ang pizza. Pagkatapos nito, ilalagay na sa steamer. Maaring gamitin ang rice cooker. Dapat sundin yung mga step at yung mga sukat ng mga ingredients para hindi mabago yung mga texture at yung mga lasa. 2-in-1 merienda. Heto na ang puto pizza. Lantak na mga kapuso! Dayan Lucaliano, Balitang Southern Tagalog. O mga kapuso, papalapit na po ang eleksyon sa susunod na Lunes na yan. Kaya sa mga uuwi sa kanilang probinsya, aba mag-ingat po tayong lahat. And i-take advantage po natin itong chance natin para makaboto ng mga tamang leader para sa ating bansa. Bumoto po tayo ng totoo. Sabi nga partner sa ating campaign dito sa GMA para sa eleksyon 2022, hashtag dapat totoo. At paalala naman sa ating mga botante, sa ating mga kapuso na patuloy po tayong sumunod sa minimum health protocol sa pagpunta sa mga presinto sa araw ng eleksyon. Huwag pong kalimutan siyempre magsuot ng face mask, of course, ang physical distancing. At para naman sa ating mga kapuso dito sa Batangas City na maapektuhan ng water interruption, ipuna po tayo ng mga tubig. Dahil paghandaan po natin ito, napakahirap, napakainit ng panahon. Tapos mawala ng tubig, kaya maging handa po tayo, maging ready. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.